Layong bayan ng Tadjan sa Mountain Province, meron silang misteryosong itinuturing na bantay ng kalikasan. Igat. Delicacy sa maraming probinsya ng Northern Luzon, ang eel o igat na itinuturing ding peste sa mga palayan. Pero sa bayan ng Tadjan sa Mountain Province, may klase ng igat na magutom na raw ang lahat, hinding-hindi nila kakainin. Ang mga igat daw kasi na ito na kung tawagin ang mga residente, dalit, sagrado. At kung sino man ang mangangahas ditong hulihin o kainin, di umano, mamasamain. Kainin mo daw para mamatay ka. May humuli daw dyan noon, pagkaraan ng ilang araw namatay. Walang natagang kumuha dyan. Pero ano nga bang meron sa tinatawag nilang enchanted igat? Kung ang ordinaryong igat, nasa isang talampakan lang ang haba, ang mga igat na ito, sintabaraw ng hita ng tao at humahaba ng mahigit 1 metro. Pinaniniwalaan din daw na nasa 100 taon na ang tanda ng mga ito. Nakatira sa isang bukal sa barangay Kagubatan na mahigit 1 oras ang layo mula sa sentro. At ang kwento tungkol sa mahiwagang igat, alam halos ng buong bayan. Saan po makikita yung enchanted eel? Sa Dumang. Ang bukal na tirahan ng dalit, tinatawag nilang Dumang, na may sarili pang gate. Ang ginagawa namin, tinitingnan namin para hindi abusuhin ang mga bata kasi naniniwala kami may pagka-enchanted. This is an enchanted eel because there are some miraculous instances. They believe that it is owned by spirit. Hindi lang din daw kasi ang mga nakatira ritong igat ang misteryoso, pati na ang mismong bukal. Kahit taginit, may kunting tubig na matitira dito. Sila ang tagabantay ng itong spring na ito. Sapat ang manggaling na tubig dito. Sa pahintulot ng barangay, pinasok ng aming team ang Dumang sa pag-asang makita ang sinasabi nilang mga enchanted eel. Sa ngayon ang alam ko ay may ganito kalaki, 4, pero bihirang lumalabas yun. Kung gutom na gutom, siguro yun yung lumalabas dyan. Napakailap nga raw ng mga igat, hindi basta-basta nagpapakita. Magtali ka na nga na kain, pagkain nila, tapos makikita nila yung palaka, fingerlings ng tilapia, Japanese fish. Anong isda yan? Fingerlings ng tilapia. Busog siya dyan, laki na yan. Meron din daw silang paraan ng pagtawag sa mga ito. Para lumabas ang il. Maya-maya pa. May lumabas sa kanilang mga lungga, 3 mga igat na ang katawan, singtaba ng basyo ng mineral water. Nasa humigit kumulang 1 metro rin ang haba ng mga ito. Pero hindi pa raw ito ang sinasabing dambuhalang igat. Yung isa, nandyan, yung mailap. Kasi malaki pa sa ito. Parang kalaki ng grande na beer. Oh, malaki talaga. Kaya muli silang nag-alay ng pagkain. Sa pagkakataong ito, magpakita na kaya ang dambuhalang igat? Ayun! Oo, oh, may ulo. Ang paniniwalang tagapagbantay ang mga igat na ito sa kanilang kalikasan, nagsimula raw sa isang kwentong bayan. May mag-asawang may anak na 2 magagandang dalaga, hindi pinapayagan ang mga anak na lumabas. Yung mag-asawa, sinabi, igib kayo uli, naubos na yung tubig. Kaya pala hindi napupuno yung pinag-igiban ng tubig, itinatapon pala yung mga magulang. Nung pinakahuling igib nila, hindi sila bumalik. Na naginip ang mama, andito kami, yung 2 nakita yung dalit, kami yun. Mula noon, ang paghuli ng igat sa bukal, ipinagbawal na ng pinuno ng kanilang mga grupo. Meron na kaming common na dialect na sinasabing inayan. Hindi pwede, bawal. Dapat sundin namin. Ang
kaibigan ni Lolo Jose, minsan na raw nangahas manghuli at kumain ng dalit sa bukal. Si Nonoy Martinez, may barkada siya, nag-inuman siya sa isang bahay na isip nila na kukunin yung dalit nito. Alam nila na talagang bawal, pero nakalasing sila eh. Kinuha nga at kinain sa isang bahay. Gusto mo sasakyan kita? Sino rin ang pumunta sa kupa, nakipag-awal sa isang tao doon, sinaksak siya, namatay. Pero gaano katotoo na sa bukal, may nakatirang giganting igat? Yung isa, nandyan, yung maila, parang kalaki ng grande na beer. Oh, malaki talaga. Matapos magpakita ang tatlong igat, muling nag-iwan ng pagkain ng aming team sakaling magpakita ang higanting igat. Maya-maya pa, meron silang natanaw. Yun! Oo, oh, ulo! Sa pambihirang pagkakataon daw kasi, sumilip ang bahagi ng ulo at leeg ng sinasabi nilang dambuhalang igat na siyang pinakamalaki sa mga naninirahang igat sa bukal. Ang nakuhanan naming video ng pinaniniwalaang maalamat na dalit, ipinakita namin sa isang marine biologist. Yung mga freshwater eel, yung Padian, Mountain Province, marbled na. Ang gila, marmorata, umaabot po siya ng 40 years. And sa laki, umaabot siya ng 20 hanggang 25 feet. Na halos hita na tao. Wala pong kakaibang nakikita. Bahala kayo sa kung hindi kayo maniwala. Dalit na ito ay kadugo namin. Ito rin namin, kapatid namin yung mga palos na ito. Ito yung konsepto ng animism. Naniniwala ang mga sinaunang tao na merong kaluluwa. Hindi lang ang tao, kundi pati ang mga hayop, halaman, mga bato, mga gubat, mga ilog at dagat. Sinasamba ngayon ang iba't ibang bagay na nasa kalikasan. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Tadjan, binuksan na rin ang bukal sa turismo. Pag gusto niyo pong pumunta dito sa barangay namin, kailangan po nating makipag-coordinate sa barangay muna. Meron po tayong entrance fee na 20 pesos per head. Ang maganda sa konsepto ng animism, nire-respeto ang kalikasan dahil sa pagrespeto na baka ma-offend ang mga espiritu na narito. Totoo man o hindi, ang mga nagpapasalin-saling kwentong bayan, walang masamang pag-usapan. Kung ito lang ang paraan para matuto tayong respetuhin ang iba pang nananahan sa ating kalikasan. Oo, oh, may ulo.